So, kamusta ka barkada? Nagbabalik na naman tayo sa isa na naman Minecraft video. At itong Minecraft video na ito ay tungkol na naman sa, hindi na siya na naman eh, tungkol siya sa sarili nating survival series. And guys, magsisimula na tayo ng single player natin. Dahil alam ko gusto nyo single player dahil na-inspire kayo sa ginawa ko sa hardcore survival let's play. So, ang gagawin natin ngayon ay survival let's play pero sa bedrock edition naman. So i-explore natin ang buong bedrock edition nang walang lag. Kasi guys, pagka nagre-realms kasi ako, malag kasi kailangan ng internet connection. So dito walang kailangan ng internet connection at mas mabilis ako makakagawa dito dahil single player. So ayun nga guys, hindi naman mawawala yung Steve Plays Realm, hindi naman siya mawawala, hindi rin mawawala yung Redstone Tutorials, pero madadagdagan lang tayo ng panibagong survival series. So ito nga guys, kung gusto nyo to, araw-arawin ko, pwede naman, tapos Sabado at Linggo, Steve Plays Realm, makaya Redstone Tutorials, ganun. Kasi magde-daily nga tayo, di ba? So sisimulan ko to ngayon, at sana magustuhan nyo to guys, at kung meron kayong mga suggestions, i-comment mo lang siya dyan sa baba, at i-share mo na rin itong video sa mga kabarkada mo. So kamusta kayo guys, okay lang kayo, kasi ako okay na okay lang ako, at kung nakikita nyo dito sa screen natin ngayon, ito ay yung gagawa tayo ng world. So, napag-isip-isipan ko, Vilcadahan yung itatawag natin dahil dun sa nakaraan natin na survival series. Pero sa tingin ko, okay din siguro to, Vilcadahan. Pero kung may iba kayong pangalan, ilagay nyo lang siya dyan sa comment section. So, ang gagawin natin survival, syempre, hard yung difficulty. Kailangan ko ng bonus chest kasi weak, hindi ako magaling. Or sige, tanggalin na natin yung bonus chest para sa inyo. Tapos, yung world type niya, infinite. Ayoko nung old kasi may harang yun eh. Tapos dito naman sa distance, ayan, antenna yan. Tanggalin natin yung friendly fire kung sakaling may pumasok man dito sa single player world ko. Or kayo, kasi pwede ko rin ilabas doon sa realms. So, yun nga. So, on yung coordinates. Kumakalat yung apoy. Sumasabog yung TNT. Yan. Tapos walang cheats. Siyempre, yan. Katulad sa Steve Plays Realm, pag binuksan mo siya, magkakaroon kayo ng cheats. So, yan lang naman yung mismong world na yan, guys. Tapos, dito sa multiplayer, wala naman yan. Pwede naman siya tanggalin na yan. Tanggalin na ganyan, pero pwede rin ganyan. Friends only, yan. Friends. Pwede kong buksan to, pero para sa mga friends ko lang sa Xbox Live. Tapos, so, papasok naman tayo ngayon. I-create na natin. So, sana maganda yung map na makukuha natin. So, let's go! So, ayan guys, ito din yung world natin at mukhang sa spruce area tayo nag-spawn. Wow! Spruce area! At nag-generate pa yung world natin, medyo laggy pa. Ayan, yun o, simula na tayo. So, syempre, lalabas dito yung episode book at syempre, marami pang iba. So, sana abangan nyo to at i-comment mo dyan sa baba kung ano yung mga suggestions mo about sa survival series na to. Kung ano yung mga gusto nyo mangyari, kung ano yung mga gusto nyo makita, i-comment nyo dyan sa baba. Dahil alam ko, magugustuhan natin to lahat. Syempre, gawa muna tayo ng axe. Ito yung ayoko ngayon eh. Yung pagka nagbubukas ka ng inventory, naglalag. Nakakaasar eh. So, kahit pagka-craft, naglalag din. Yan. So, gawa tayo ng axe or pickaxe na lang kaya muna. Ano yan? Pickaxe! Hindi ko kailangan yan. So, kukuha tayo ng mga cobblestone para meron tayong parang magagabi agad o madilim lang. Di ba, ayun, hindi pa rin nakasagat yung brightness ko kaya pala madilim. Ano pa ba mga hindi naka-on dito? Yun lang naman. Yan, maliwanag na. Kala ko, kaya nagsatata ako bakit kaya ako madilim. So, kukuha tayo ng tatlong cobblestone. Yan. Nakakuha na tayo ng tatlo. Pwede na tayo mag-craft na. Ba't naglalag? Kapag binubuksan yung inventory, naasar ako. I'm getting infuriating! Ayoko nung update na yun. Sana maayos na ni Mojang yun. Sana maayos na talaga nila yun dahil hindi siya nakakatulong, nakakasakit siya ng ulo. Yan. So, meron na tayong cobblestone. So, ang gagawin lang natin mag- Ay, may cobblestone po. Ay, may ano pala dito? May stone. Ang dami. Tingnan nyo, naglalag talaga siya. Wala akong kasalanan dito. Hindi po ako yun. Mismong Minecraft po yun. Gawa tayo ng axe. Gumawa na rin tayo ng sword. Ay, hindi. Axe na lang ulit. Kasi hindi naman ako nag-sword. Yeah. Para makapagputol tayo ng puno. Uy, may sheep. May sheep, may sheep, may sheep. Kailangan natin yan. Sheeperoo, sheeperoo. May cave dito. Ooh. So, ang objective natin ngayong araw, makagawa tayo ng at least ng bahay. Ayun, sheep, 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 yan. Kailangan pa natin ng isa pang sheep para meron tayong bed. May cave dito. Kailangan ko na ayun, pwede na kunin to kasi yung isa kasi kanina, hindi mo makukuha kasi malalim.
Eh, yung pumunta dun. So, maghahanap tayo mamaya ng... ano yun? Book and quill. Kailangan natin ng squid ink, tapos ng feather, tapos ng book. Para makagawa tayo ng book and quill. Kasi kailangan natin yung episode book. So, mamaya natin gagawin yun. Ngayon, imamine muna natin to. Coal! So, gagawa pa ako ng isa pang furnace. Yan, para hindi na tayo mahirapang paglalagay. Pwede nung pindutin doon. Tapos, ayun, no, sa crafting table. Sa furnace, hindi naman siya malag. Tapos, doon lang sa, ano, sa crafting table lang malag. Ayun, tingnan nyo. Oh, pagka right click ko, nabubuksan agad, di ba? Oo, di ba? Tapos, dito. Di ba? Naglalag yung crafting. Ay, pwede na akong gumawa ng loom. Pwede nang gumawa ng loom. Alright. String lang pala yun na dalawa. Ba't ako nag-craft? Ayaw na. Design na din yan. Tapos, kukuha na lang ako ng mga ano dito guys. Mga spruce wood. Yan, kunin kayo mga spruce wood na yan. Tapos gagawa na tayo ng bahay. Kuy, gagawa na ng pickaxe na iron. Tada! Tapos dahil may lima pa natitira, pwede tayong gumawa ng helmet. Seryoso, baka gagawin ko ba to? Sige, gawin natin. Baka useless ng helmet, tapos ano gagawin yan? Projectile protection. Projectile protection. Ayun, may rabbit na tayo. Yan. So, kukuha pa ako ng madaming wood. Kasi ilang pa lang ba yung nakukuha ko? 64 pa lang, tsaka 29. So, kukuha pa ako ng madami. Upusin ko lang to stone axe, tapos yung iron axe na yung gagamitin natin. So, yun guys, bumalik ako sa inyo. Kailangan ko lang talaga muna kumuha ng wood. Kasi ayoko naman na habang kumukuha ako ng wood ay pinanonood nyo ako katulad dito. So, bumalik ako sa inyo guys. Let's go. Hindi ko maintindihan, gumawa ako ng chest pero hindi ko nilalagyan ng laman. Hindi ko alam, gumawa talaga ako ng chest. Tapos napaka unorganized ng tools, ano ko, hindi, not very like me. Parang hindi ako yung naglalaro. Magawa na tayo ng base natin. Yung mismong base nung, ay, ano, natawag dun? Yung mismong, tagal mag-process nung nasa isip ko. Yung mismong, ano, foundation. Mismong foundation ng mismong build. So, pagka-hukay ko na itong dirt, hukayin ko na, wait lang. Kain ko itong dirt, tapos gawin na natin yung foundation ng bahay. May naisip na akong bahay. Actually, hindi siya bahay, para siyang barracks, ganun. So, gagawin ko na siya, guys, at ganito kabilis yun. Boom! Ganun lang kadali, guys. Nalinis ko na siya ng palakpak lang. Para akong si Thanos na nag-snap, tapos nawala na yung mga dirt. So, yun nga, guys. Editing lang yan. Alam ko na, alam nyo na editing lang yan. Ang gagawin natin ngayon, guys, maglalagay lang tayo ng pillars. So, simulan na natin yung pillars. Dapat 1, 2, 3, tapos lagyan mo ng block dito at block dyan. So, ito yung magiging area natin. So, 1, 2, 3, tapos block. 1, 2, 3, tapos block. 1, 2, 3, tapos block. Tapos 1, 2, 3, block. Yan. So, ganyan yung magiging base natin. Para siyang barracks, hindi talaga siya literal na bahay. Actually, ito kasi nasa isip ko. Kasi pagka bahay, masyado siyang paulit-ulit. Puro bahay na lang. Bahay, bahay, bahay. Ibang design naman. Kaya ito yung naisip ko, guys. Para siyang barracks na something na hindi ko malala. Alam niyo yung barracks ng mga sundalo? Yung mga ganun. Para siyang ganun. Search nyo na lang sa Google. So, yun yun, guys. Lalagyan lang natin ito ng mga ganyan. Yan. So, yan yung magiging area natin. Ganyan siya. So, mamaya magmamine tayo. Pero, paano nga ba natin ito gagawin? So, yan. Siguro ganyan na lang muna. Tapos, magmine na lang tayo. May mga nagtatanong sa inyo, Kuya Sly, paano nyo po ba nagagawa yung parang biglang mapupunta sa kamay nyo? Halimbawa, meron pong nakatago po yung dirt sa loob ng inventory nyo at wala pong dirt dyan sa mga hotbar nyo. Tapos, bigla kayo magkakaroon ng dirt sa kamay. Boom! Cheater po kayo. Hindi. Ano siya guys, yung cursor ng mouse ko. Ito, nakikita nyo ba itong, yan. Nakikita nyo ba itong cursor ng mouse ko, ayan. Yung cursor ng mouse na yan guys, ayan. Pinipindot lang yan, ayan, pinipindot. Para makuha mo yung mga gamit na kailangan mo. Halimbawa, kailangan mo ng flower. Asan ba? Wala akong flower na ganyan. Yan, pipindutin mo lang yan. Halimbawa, dirt. Boom. Halimbawa, flower ulit. Di ba ganun lang? Hindi ako nag-cheat guys. Kasi iba sa inyo, akala nag-cheat ako. Feature talaga siya sa Minecraft na para mas mabilis ka makakapag-build. Ayan o. Poop, poop. Ay, wala na ata akong flowers na ganito. Ala. So, wood na lang. Boom, ayan. Ganun lang siya kadali guys. Hindi siya cheat. Feature talaga siya sa Minecraft. So, yun nga guys. Ito na yung foundation ng bahay natin. At mag-mine na tayo ngayon. Let's go! Tayo'y maghuhukay-hukay, huhukay-hukay,
Kay, wala nang coal. Madilim. Nung mga umpisa naglalaro ako ng Minecraft, alam mo, oh no! Alam niyo ba na duwag ako sa Minecraft dati? As in, literal lang takot ako sa Minecraft dati. Papasok lang ako sa keep, takot na. Boom! Sabog. Ah, may protection talaga yung helmet na kinuha natin, ha? In fairness, nakakatulong siya. Kasi dati maano talaga ako, takot talaga ako sa keep. As in, lalo na pagka madilim na, sobrang dilim talaga, takot ako dyan. Ah, ayan. Kunin natin yung iron ingot. Ingot. Kasi ewan ko ba, may feeling na ambience dun sa cave dati nung mga luma pang update na napaka-scary talaga kasi sobrang dilim, tapos wala ka talaga makita. Parang ganito, pero kakaiba eh. Yung parang hindi mo talaga malalaman na may mga zombie dun, mga something-something, ganun. Nagulat ako sa bat! Nagulat ako sa bat. Bat na lang natakot pa ako. Ano ba naman yun? Ang nakakatakot kasi sa cave, yung biglang meron palang creeper sa likod mo, tapos biglang puputok. Wala na, patay ka na. Dedo na. Lalo pag wala ka pang armor, tapos helmet lang suot mo. Naku, dedo na. Alam niyo, sa umpisa lang mahalaga yung coal eh. Tapos pagkalipas ng mga ilang episodes, wala nang kwenta tong coal. Hindi na siya papansinin. Diyan lang siya. Ito ata yung pinaka-neglected na ore sa, ano, sa Minecraft pagdating ng panahon. Kasi yung emerald, madalang mamakita yun eh. So, hindi ko balak humanap ng diamonds ngayong episode, so hindi muna tayo pupunta sa y is equal to 11. Pero kung may makita tayo, minahin na natin. Pero napaka ano nun ha, first episode pa lang tapos may diamonds na agad tayo. Talalalalala. Uy, buti pinakita. Uy, buti pinakita niya sa akin yung tubig na yun. Hindi ko nakita na mayroong mga iron ingot dito. Siyempre, mahalaga na rin itong iron ingot kasi wala nang golem farm. Kasi hindi na siya magpa-function ng ganun ding kaganda. Kasi may iba ng mechanics yung golem farm ngayon. Kaya hindi na siya ganun kabilis mag-function. Ha! Di pwede! Ha! Ang lalim nun! Naglag pa ako. Ano nangyari? Naglagay lang ako ng trap ba yun? May naturally generated na trap na. What? Ano nangyari dun? Ito, dito yun. What? Ang lalim. Nalaglag ako dito. Ayun yung gamit ko. Gamit. Kailangan ko ng torch. Asan yung torch? Give me those torch. Ayun. Boom. Ayun oh. Nalaglag ako dito. Grabe. Ah, may spider! Oh no. Medyo kinabahan ako ng konti dun ah. Ayun, spider dyan. Kala ko spider. Redstone pala yun. Oh no! Nalaglag, ang lupit, nasuffocate pa. Ang daming gravel. What? First death of the day at first episode, first death, first cave na to. So, ang daming first natin ngayon. Oh no, napakal... Oh, ba't may biglang creeper dito? No! No! Hindi ko pwede. I am not allowing you to explode. Actually, nakaka 34 iron ore na tayo. So, pwedeng na akong bumalik sa surface. Siguro next time na tayo mag-mine ng sobrang tagal kapag naka-armor na tayo. Puro gravel, oh. Daming gravel. Pati yung ibabo gravel, oh no. Kailangan natin tanggalin agad yung bago pa tayo malaglagan. So, pagka nagtanggal ako ng isang gravel dito, ma-update yan lahat at malalaglag. Sipin nyo, nasira ko pa yon tapos what? Ang laki ng cave na to. My goodness. So, syempre, dahil may iron na tayo, gumawa na rin tayo ng armor. Meron akong helmet, anin ko niyan. Leggings and boots. Yan, meron na tayong complete armor. Yan oh. Tinin! Yay! Hindi na tayo mamamatay ng gan... Uy! Kakagawa ko lang ng armor! Kakagawa ko lang ng armor?
pinana ako. That's not good, ha? That's not very not good. Very, very not good. So, may naisip na akong design, guys. Ang gagawin natin, kailangan natin ng walls at saka ng stairs. So, gagawa tayo ng walls. Ay, ng stairs muna, syempre. Ano ba yan naman? Utas ng walls. So, ang gagawin natin, kailangan natin ng stairs na ganyan. Parang naparami ata yung walls ko. Kalito lang naman gagawin ng walls, eh. So, lalagyan natin ng walls dyan sa gitna. Parang mangyari, nagkaroon ng windows dito. Window, ayun, yun, oh. Pwede mong silipin. Eh, para talaga siyang bunker. So, ang gagawin natin ganyan. So, lalagay mo yung ganyan. Tapos, lalagay mo dito taas yung stairs. Lalagay mo siya ng kapustong wall. So, ganyan yung magiging pader ng ating bunker. So, medyo, ano, maganda naman siya para sa akin. Magandang tignan. Kasi, kakaiba yung build. Hindi siya katulad ng mga build na bahay talaga na parang pare-pareho na lang itsura. Pinapalitan na lang yung kulay, ganun. So, maganda yung ganito bunker na lang tayo. So, pinag-isipan ko pa kung anong gagawin ko sa bubong. Kasi, hindi ako magaling sa bubong, eh. Siguro, gagawin na lang natin na nagko-cross na mga siguro... Uy, ganda pala nito sa loob. Hindi ko nakita. Pantay na pantay siya sa loob. So, lalagyan natin ng cobblestone walls, tapos stairs. Ayun nga pala, may lantern na. Pwede tayong gumawa ng lantern. Tapos, isabit natin sa mga gilid dito. So, tingnan natin. Gawa tayong lantern. Asan nga ba yung iron ko? May iron pa ako, eh. So, yung iron, gagawing nuggets. Tapos, yung nuggets, gagawin mo siyang ganyan. Actually, pindutin na lang natin. Kasi, naglalag tayo. Kada naglalagay tayo ng... Ani, ng item sa crafting table, eh. Mojang, please, pakiayos na. Boom. Di ba? Ay, o nga pala, sinasabit nga pala to. So, dapat maglalagay ng stairs dyan. Pwede ba yun? Stairs? Hindi, eh. Ano ba pwede pang sabit na... Ah, ano? Slab. Kuha tayong slab. Tapos, ipapatong... Siguro dito natin ilalagay slab. Tapos, ipapatong yung lantern. Ang ganda ba tingnan? Pangit, eh. Ay, hindi pwede sirain. Or dito, tapos isasabit na lang. O nga, no? Pwede naman siya isabit. Sige, sabit natin. Maganda tingnan. Gusto ko yan. I like that. Ayan, lalagyan natin dyan ng mga lantern para magkaroon tayo ng design. Alam ko na kung ano mas maganda. Bark blocks. Gamitin na natin yung mga bark blocks dito. Ayan, no? Yung ano, lahat ng sides merong texture. So, yun na lang gagamitin natin. Tagal ko na kasi inaabangan tong bark blocks na to kasi napaka-useful niya. Nakakapasakit sa mata yung may kulay puti dito. Naasar ako dun, eh. Ayun, no, medyo maganda na. Maganda siya, maganda. Yan, so ganyan lang pala gagawin natin, guys, sa lahat ng sides. Lagyan na lang natin ng bark blocks. Siguro yung bark blocks, lagyan na lang din natin ng design. Siguro para hindi siya magmukhang, ano, hindi siya magmukhang, ano, flat. Lagyan natin siguro ng mga trapdoor dito. So, siguro yun na lang gagawin ko. So, yun nga, guys. Gagawin ko na yung bubong. Pag-isipan ko muna kung paano ko gagawin. So, babalik ako sa inyo. Let's go! So, ayun, kabarkada. Naisip ko na kung paano natin gagawin tong bubong. Medyo, para magkaroon ng variety yung kulay nung mismong, ano, mismong barracks natin. Kasi kung puro cobblestone, parang ang dull niya tignan. So, lagyan natin ng konting darkness. Ito, nilagyan ko siya ng mga spruce wood. Wala na akong food. wala na akong food. Ayun, meron tayong cook muton dito. Kainin muna natin yan, panandalian, habang nagre-recording. So, mamaya mag-ano tayo, maghahanap tayo ng food. So, ito nga guys, ang gagawin ko, ang ginawa ko lang, nilagyan ko siya ng spruce wood dyan. So, maglalagay ako ng slab dito, tapos maglalagay din ako ng slab dito. Para magmukha naman siyang may bubong, at syempre, para magkaroon ng variety nga yung kulay. Hindi lang yung isang kulay lang na gray. So, yan. So, ganyan yung bubong na gagawin ko. Tapos, sa loob naman tayo, guys. Didecorate natin yung loob. Actually, pag-iisipan ko itong harapan at kung ganyan lang yan, eh. Siguro ganyan na lang muna, siguro yan. So, yun nga, guys. Babalik ako sa inyo. Tapusin ko lang ito. Tapos, yung floors, babaguhin ko na lang din. So, let's go! So, yun, kabarkada. Nakahanap na ako ng hack kung paano natin masusolusyonan ng gutom. Kailangan mo lang ng gravel. Alam nyo kung paano? Ito ay survival tip number 1. Mag-ukay ka ng dalawa dyan. Hukay mo yan, tatlo. Punta ka sa ilalim at isuffocate mo yung sarili mo. Siguraduhin mo na meron kang bed para kung sakali mag-respawn ka, malapit ka lang sa bahay na pupuntahan mo. Diba? Tsaka nga pala guys, naka-immediate respawn nga pala ako para hindi ko napipindot yung respawn button kasi nakakaasar yun. O, diba? Meron ka ng food na unlimited. Alright! So, ito na yung barracks natin guys. Mukhang maganda naman. Looking good at looking so simple. Yun lang naman gusto ko dahil simplicity is beauty. Ayan. Kulang pa ako ng isang lantern doon. Lalagyan natin ang lantern yan. Ipapasok ko lang yung mga gamit ko dito sa loob. Wala na akong pickaxe.
Kailangan na natin ng iron pickaxe kasi wala na akong iron. Oh no! Inubos ko yung iron ko. Magmamine na lang ulit tayo mamaya, guys. So, balik ako sa inyo. Let's go! Ay, no! Ba't sinira agad? So, siguro guys, next episode na yung pagmamine. Ang gagawin na lang muna natin yan, maghanap tayo ng squid, ng tatlong leather, at syempre, ink. So, ang dami ko napatay na baka, guys. Ayan, no, napakadami nating beef, at marami din ako napatay na pork, at syempre, raw mutton, at nakuha ko lang, mutton, raw mutton, at ang nakuha ko lang ay apat na leather. Apat lang! So, wala pa akong sugarcane at maraming mobs sa labas kaya hindi muna ako lumalabas at kailangan ko pa ng food para makapag-travel tayo. So, tsaka nasira yung axe ko, yun. So, wala na tayong iron. Siguro next episode, magma-mining frenzy tayo next episode. So, ngayon magtiis muna tayo sa cobblestone dahil wala pa tayong iron. So, hanap na lang tayo guys ng sugarcane. So, tapos pwede na tayong gumawa ng episode book at pwede natin i-end tong episode na to. So, huwag mong kakalimutan i-subscribe tong video na to. Ay, yung chat. Huwag mong kakalimutan mag-subscribe at i-like tong video na to. At i-share mo to sa mga kabarkada mo para ma-shoutout ka. At mapili ko yung comment mo sa baba. Dito, sundan lang. Sinusundan ko lang yung tubig, guys. Kasi alam ko, when there's water, there's sugarcane. Sugarcane. To a place. Sugarcane. Yan, so pwede pa tayo makapag-farm ng sugarcane at pwede na tayong gumawa ng book. So squid naman ang hahanapin natin. So when there's water, there is squid also. So hanap tayo ng squid dito at wag sana draw nang makita ko kasi ayoko makakita nun. To a place. Uy, pumpkin. Nice, nice, nice. Very nice. Squid, squid, squid. Ang sabi na... Ayun, sugarcane ulit. Sugarcane, sugarcane. Pengi ako niya. So, babalik na ako sa inyo guys pag nakakita na ako ng squid. Pero mukhang marami sugarcane dito. So, unahin ko na muna to. So, sobrang layo ng binyahe ko. Nakatagpo na ako ng village. Tingnan nyo guys yung base na kasi nasa 200, 300. Tapos na dito na ako sa 1,000. Bakit ganun? Wala na tuloy. Hindi pa ako nakakahanap ng squid. Ay! Oh! Oo nga! Okay na! Hindi na kailangan ng ink sack. Naalala ko meron nga pala. Naalala ko meron nga palang mga books dito. So, hindi ko na kailangan ng ink sack. Wow! Pero itong villager na to, iwan ko muna para hindi mag-spawn yung mga mobs dito. At haharangan ko na lang itong mga area. Para hindi talaga sila pasukan ng mga zombie. Dahil some other time, papasok, pupunta din tayo dito. Kasi kailangan natin ng village. Mga villagers, so tatakpan ko na lang sila. So pagkatapos katakpan to guys, pupunta na tayo sa base. Magta-travel na naman ako kay haba-haba. So yun nga guys, balik ako sa inyo. So yun guys, nakakita ulit ako ng village. Andun lang yung isang village, di ba sa 1,000 yun. Tapos ito nasa sa 500. Tapos, narealize ko na kailangan pa rin pala natin ng ink sack. Kasi yung ink sack pala, yung pansulat. Akala ko ginagamit siya sa paggawa ng book. So, wala ring sense. Pero daming kabahay dito. May mga villager na dito, yung may books na ulit, pero hindi naman natin kailangan yun dahil ink sack ang kailangan natin. At hindi pa rin ako nakakahanap ng ink sack. Napakasaya. Karagatan na to, wala pa ring squid. Ha? Ayun, ayun, ayun! Squid, squid, squid! Uy, malulunod ako, malulunod ako, malulunod ako. Yay! Meron na tayo isang squid. Okay na ako dyan. Babalik-balik na lang tayo sa area na to. Ay, ining... Ay, binugahan ako ng muka. No, you shall not buga-buga me with ink inside. No, wag ka lumayo. Ayan. Kasi ink. Asan yung ink? Walang binigay na ink. Walang binigay! Squid! Huwag mo ko bugahan. Squid, akin na yung... Yun, ink sack! Yes, tatlo! Meron na tayong ink, ano, quill ng tatlong episode. Mulan sa labas, bakit? Tingnan nyo guys, ang ganda na itsura ng ano natin, bahay. Yee-hee! Oh, panis! Ganda, di ba? So, yun nga guys, malabi natin na yun to. Pero syempre, hulaan nyo kung sino yung dalawang taong
Every book na to, guys, dalawa yung taong kukunin natin sa hashtag AskSly. So ito nga, guys, ito na yung dalawang tao na to. At kung gusto mong mapasama sa book na to, ang gagawin mo lang ay i-share mo tong video na to, mag-subscribe ka, at mag-comment ka dyan ng tanong mo or kung anong gusto mong sabihin about sa YouTube na channel na to or sa video natin previously. So yun, guys, meron tong hashtag AskSly or hashtag best comment. So dalawang hashtag AskSly yung nakuha ko ngayon. So ang gagawin natin ngayon ay babasahin na natin sila. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe kung gusto nyo makasama sa book na to, ha. So ito na yung dalawang tao. Si episode 01, hashtag AskSly. Si Creeper YouTube. Ang sabi ni Creeper YouTube, Kuya Sly, yung Wandering Trader po at yung berries, gawin po ninyo sa realm. Yung Minecraft po ba, ito yung pangalawa niya tanong, bali dalawang tanong niya. Yung Minecraft po ba, kapag nabili na ay auto-update or manual update? So, ang una niyang tanong, guys, ang una niyang sinabi ay gawin namin yung Wandering Trader at yung berries sa realm. So, yung Wandering Trader at yung berries, guys, nasa experimental gameplay pa lang siya ng 1.10. So, ibig sabihin, hindi pa namin siya magagamit. Siguro ilalabas siya ng 1.11 or 1.10.1. May ganun eh. Maglalabas sila ng ganun. So, kung sakaling maglabas sila ng ganun, siguro kasama ni Wandering Trader at saka yung berries. Pero sa ngayon, hindi pa namin siya magagawa. Pero pagdating sa future, gagawin namin siya. At syempre, i-re-record namin yun at ipapakita namin sa inyo kung ano yung nangyayari. So, yun nga, guys. Kasi hindi pa tapos yun. Nasa experimental gameplay pa lang. Tinatapos pa lang ni Mojang. So, siguro, paglabas ng 1.10.1 or 1.11, maayos na yun at meron ng berries. So, kung hindi mo pa alam yung Wandering Trader at yung berries, andito yung ito yung link sa taas. Ayan, shoop! Ayan, jajajam, boom, ayan. Yan yung link ng 1.10 update na diniscuss ko dyan yung 1.10 update. So, ang susunod naman na sinabi niya, guys, ay yung Minecraft po ba ay na-auto-update or manual update? So, may dalawang option yun. Pwede mo i-auto-update sa settings ng games ng Play Store o kaya sa Microsoft, sa PC. Ang gagawin mo lang, papalitan mo lang siya sa settings. Meron doon yung auto-update. I-off mo yun. Pero pwede, para ma-manual update siya. Pero pwede mo siyang i-auto-update na kada magkakaroon ng update sa Minecraft, automatic na siya mag-update. At, syempre, kapag bumili ka ng Minecraft, hindi mo na siya babayaran para mag-update. Ibig sabihin, isang beses mo lang babayaran yung Minecraft. So, yun. So, ang susunod naman na tanong ay hashtag AskSly mula kay Brian Buencamino. Sabi niya, Kuya Sly, paano po ba gumawa ng trash can sa Minecraft? So, napakadali lang yan, guys. Kailangan mo lang ng dispenser, comparator, at redstone. At kapag meron ka na nun, pumunta ka na dito sa link na to. Ayan, shoop! Yan, panoorin mo yan, guys. Andyan yung trash can, panoorin mo yan. Gumawa ko ng video about dyan at sana magustuhan mo yan. So, ito lang naman yung araw na to, guys. Ito lang yung gagawin natin. So, sana nagustuhan nyo to. At kung bago ka lang dito, huwag mo makakalimutan mag-like, comment, and subscribe. At maraming salamat, guys, sa walang sawang nyo pagsuporta. At malapit na tayo mag 30,000 subscribers. So, isubscribe mo na yan, guys, kung hindi ka pa nakasubscribe. At yun nga, guys, kung gusto mo mapasama sa book na to, ang gagawin mo lang ay mag-subscribe, turn on the notification bell at i-comment mo na sa baba kung ano yung gusto mong sabihin at baka yan yung makuha ko next episode. So, magkita-kita tayo next episode. Let's go! Goodbye! Bye-bye!